When daw ako last single. Alam mo na yan. Alam mo yan kung when ako last single. Ikaw tatanungin kita, when ka last single? Good morning everyone. Welcome back to my channel. Guys, it's ano na, mga 7 a.m. in the morning. So nung isang mga isang araw pa guys, may ako ng questions sa mga friends ko sa aking Facebook. Meron akong mga feeling questions na sasagutin ko while kumakain ako. Yun yung challenge na. Magbe-breakfast tayo guys. Habang nag-a-answer ng mga questions sa mga kaibigan natin. So ngayon guys, nagluto kami. Sorry, si mama pala. Nagluto si mama. So sinangag si mama. Ayan. Tapos may iklog. Tapos itong bili, danggit. Tapos longganisa. Hotdog. Tsaka bula-bula. Ayan. Itong bula-bula guys, ulam pa namin po kagabi. Ano, ipatay ako po sa COVID, no? Yun na, salita na yung nanay ko. Siyempre, hindi mawawala ang ating coffee. Sarap ang coffee. Yan, sulanta ka na natin po. Kasi gutom na gutom na ako, guys. Bawal ang mga pasosyal dito sa amin. Ikaw mo nga kung ato yung bulabula ko. Pwede pag, kasi pa naman. Guys, nakikita nyo guys, yung ginagamit sa plato, plastic. Partos ng mga plastic na tao. Mga titong kanin. Ayan. So siya pala. Gusto ko pala magpasalamat kay Rose Ann. Rose Ann Famador sa nagbigay nitong danggit. Ayan. Nagbigyan niya ako ng danggit guys. Sponsor. Pinadala. Galing Dubai. Charo. Para lamang may danggit sa Dubai. Wala naman danggit sa Dubai. Kita nyo guys. Katabi ko yung microphone ko. May itlog. Kasi kailangan ko guys may itlog sa umaga. Talaga natin fight na fight sa yung kumain. Tignan natin itong binigay ni Rose Ann na danggit. Pambantayan Island, yeah. Pambantayan Island, fresh Pambantayan. Ayan. Guys, meron nga palang page si Rose Ann sa Facebook. Kung gusto nyo mag-order ng mga daing, mga buwad. Kasi guys, yung daing sa amin dito sa Cebu is buwad yung tawag sa amin. Tapos, marami iba-ibang klaseng daing si Rose Ann na binibenta. So, you can visit her page. Ayan. Ayan guys. So, visit nyo siya dyan sa page na yan. Marami siyang binibenta mga daing. Tapos, meron din siyang mga, marami siyang binibenta actually. Meron siyang binibenta mga pabango, yung mga, kahit ano ng mga, ano, kailangan natin sa buhay. Yung mga, siguro may mga make-ups, mga Victoria's Secret, yung mga galing dun sa ano. Meron yung mga bags, mga imported bags guys. Kung gusto nyo i-visit guys yung ano niya, yung page niya, visit lang kayo. Ayan na. So, Rose Ann, maraming salamat sa pag-sponsor mo sa akin itong daing, yung masarap na danggit. Diba? Ayan. So, mag-question naman tayo guys. Question number one. Galing to kay Jester. Sir, I know that you're not just a choreographer. Charot. Sabi niya, sir, I know that you're not just a choreographer. Ibaw kung makeup side ka and more. My question is, yan na. A client not happy with their look, how do you respond? Diba? Sorry guys, mga makeup artist, hindi na ano na tawag doon. Hindi siya malikayan guys. Kalamit. Na may mga customer talaga guys na mga client talaga na hindi magugustuhan yung work natin. Lalo-lalo yan pag first time pala natin siyang na-meet. Diba? Hindi natin alam. Hindi natin kabisado yung mukha nila.
siyempre, pagkatapos natin mag-makeup, hindi natin alam kung magugustuhan. So, siyempre, bago ka mag-makeup na kanya, check mo muna yung profile niya, yung Facebook niya, yung ano yung mga hilig niya, yung ginagawa ko guys. Pag may nagpabubuk sa akin ng mga client, sinecheck ko yung Facebook nila. Tapos tinitingnan ko yung mga past na makeup nila. Tapos tinitingnan ko kung maganda ba, kung masaya ba sila sa mga previous na makeup look nila. Tapos tinatanong ko sila kung, pag nag-meet na kami, tinatanong ko sila kung ano bang gusto nilang makeup, gusto ba nila ng mga plakadong makeup, yung mga spartong. Siyempre, para alam mo yung bet ng customer, yung client. Hindi pwedeng basta ka lang dyan, lagay dyan ng makeup na kahit hindi nila naman gusto. Pag eyeshadow ko ng violet, ayaw niya naman ng violet, di ba? Tatanungin natin sila kung ano yung mga gusto nilang eyeshadow, ano yung lipstick. Kasi hindi naman pwedeng ikaw yung mag-decide, di ba? Siyempre, titingnan mo rin kung bagay sa kanila yung lipstick na gusto nila, halimbawa, red. Hindi naman sila bagay sa red. Siyempre, mag-suggest ka na, ma'am, ganito, ganyan. Mas bagay sa yung pink, di ba? Sarap ng kape. Parang ganun lang, guys. If kapapil mo sa cost sa client na safe sila, tsaka comfortable sila, tayo, di ba? Yun yung importante para makuha mo yung loob ng customer. Sarap talaga ng danggit. Okay, next question. Dancing or vlogging? Choose only one. But, siyempre nauna yung dancing. Kasi doon ako kumita nung mga college days ko. Kasi guys, nung college days ko guys, tumasayaw ako. Nag-perform kami sa mga events, mga aso namin tingin. Siyempre, hindi ako pwede mamili kasi bago lang ako sa vlogging. Saka, hindi ko alam kung mag-click itong pag-vlog na ito. Kasi kung hindi ito mag-click, hindi ko ipoprofesyon ito. Diba? So, balik ulit ako sa pagtuturo ng sayaw. Noon ako yung sumasayaw, ngayon ako nang pagtuturo. Diba? Ayun yan, ang bahag namin. Next question. Galing sa aking friend na si... Itong... Hindi nung speed ako dito guys. Sa mga question nito. Itong si Chris Asignar. Guys, vlogger din yan. Meron din siyang YouTube channel. So follow din kayo sa YouTube niya. Ano ba yun? Pangalan nyo sa YouTube. Chris ng Cebu, Pinoy ako. Yun. Ilalagay ko dito guys. Ayan. Ayan lang. Si Chris. Yan yung YouTube channel niya. Chris Asignar. Question niya guys. What made you decide to pursue your chosen career? Ayan na, umpisa na yung English. I decide to pursue this chosen career. Ano ba career? Itong pag-makeup or pag-vlog. Hindi ko itong pag-vlog kasi alam, actually guys, nag-umpisa lang ako dito nang mag-vlog nung nag-lockdown kasi wala akong magawa dito sa bahay. Diba? Ano guys, hindi ko alam kung mag-click itong pinapurso ko ngayon, itong pag-vlog. Sana mag-click ko. At sana may manood. Diba? What may you decide? Nakadecide ako dahil nag-lockdown. Yun na, Chris. Pag nawala na itong COVID-19, balik na naman tayo ulit sa ating mga normal na buhay yun. Sasayaw-sayaw na naman tayo, tuturo na naman tayo kung ano yung mga ituturo natin sa mga ano natin, sa mga new generation. Kasi hindi pwedeng mag-vlog na ako habang buhay, wala naman akong ano dito. Hindi naman ako makita, diba? Diba kailangan natin ng pira? Kailangan tayo ng kwarta guys, kwarta. Yun yung importante. So ngayon guys, habang wala tayong ginagawa, vlog lang tayo ng alam, bumalik ito sa normal. Ayun, kape ko. Masarap talaga ng kape. Thank you so much, Chris, for your wonderful question. Pero, kung daming wire dito, baka
kuryente tayo dito, matapong itong kape. Ito guys, galing ko kay Justin Lubitania. Justin May, when do you feel truly alive? Yun po yung pinanganak ako, I feel alive. Kasi buhay, buhay na, di ba? Pinanganak tayo, di ba? Yeah. Huh. Siguro yung mga ibig niya sabihin is, kailan ako nabuhayan ng buhay ng loob. Dahil buhay pa tayo ngayon. Tsaka humihinga. Kahit may COVID-19. Kaya mag-iingat tayo guys para maging totally alive talaga tayo, di ba? Long live. Yun. Sabi nila, long live. Next. Nakalim ko kayo. Kay Richie Mir. Richie Mir. Masaya guys. Unsa nga year sa sinulog ka pinaka naghatag og best memories nimo? Kabaw naman mo. Ito. Alam niyo na yun. Yung pinaka best memories sa sinulog na naranasan ko, diba? Siyempre, 2018. Alam niyo guys nga bakit? Kasi hindi ako binayaran. Talagang na-thank you ako dun sa tinuruan kong sinulog festival. Hindi ako binayaran. Nakakapang utang nila. Yan. Talagang na-thank you ako guys. Hindi ako binayaran. Talagang tabla-tabla nyo guys. Tribo tabla yan guys. Kaya yun yung pinaka-most memorable ko na sinulog. Kasi hindi ako nakatanggap ng payment ng bayan. Natapos na, ilang taon na nakaraan. Siguro mga 4 years ago until now. Binao na kalimo. So yun na guys. So alam mo na Mir, alam mo na kung ano yung most memorable ko ha. Naku. Tinatanong pa ba yun? Alam mo naman yun kasi dancer ka nun eh. Next. Oh ito guys. Ito best friend ko to. Magkarang kaka. Si Catherine Pescante. Yan, beauty queen yan guys. Meron din siyang FB page. Yung Shala. Yan. Nabibenta din to. Kulang na lang magbinta to ng DVD. Kahit ano binibinta dito guys, bag, perfume. Pareha din sila ni Rose Ann. Yeah. Madiscarting tao. Yeah. Nabibenta din sila yung ngayon, face mask. Yun, binigyan ako ng isang box na face mask. Para daw maging safe ako, charo. Maraming salamat, gang. Kaya binigyan mo yung face mask sa akin na isang box. Yun. So, check nilang yun lang yung ano guys, yung page niya, ito. Marami sa binibenta dyan. Mga imported din. Kaya sa ni Rose Ann. Marami tayong maugpos. So si Cathy guys, beauty queen yan. Nanalo yan ng best in swimsuit. Nung high school. Kasi guys, yung ano niya, yung waistline niya 12. Saan ko nakita ng waistline na 12? Barbie lang yun guys, Barbie. Diba? E ngayon, yung waistline niya guys nasa 40 na. Sorry gang. Honesty is the best policy. Yun. Tanggapin na natin gina. Matanda tayo. Hindi tayo nagiging slim. So guys, available pa si Cathy guys. Hindi pa, wala pa asawa yan. Pwede pa kayong mag-apply. Negosyan ko yan. Saka maliskante sa buhay. Pwede kayong mag-message sa kanya ha. Cancerer Pescante. Yan. So next question. What's the particular... Ito galito kay Jonasel. Jonathan, what's that particular movie? What is that particular movie you watch that reflects your life right now? Ano yung favorite movie ko? Sorry guys, hindi ako masyadong nanonood ng mga movie. Kasi, alam niyo yung mga English guys. Nag-nosebid talaga ako pag nag-English yung mga artista. Yun yung weakness ko guys, yung English. Pero so far, nag-reflect sa life ko guys, yung movie na ano, na The Greatest Showman. Kasi,
doon pinapakita kung ano ba talaga yung totoong sila, diba? Siguro napanood nyo na yung The Greatest Showman, ang ganda-ganda ng movie. You don't have to be pretentious. Kaya kung ano tayo, ano yung pakita natin. Kung saan tayo masaya, doon tayo. Diba? Wala na kung kanin. Ito, galing po kay Ivy Collis. Sa panahon na choreographer ka sa APA since 2012 until 2018, i-rank daw imong i-choreographyhan by batch. Kung i-rank ko yung ano, siyempre best ko is ano, 2012 to 2018. My best is 2015. Next is 2013. Next is 2014. Next is 2012. Next is 2016. Yan. Last ko yung 2018. Kasi guys, memorable sa akin yung 2018. Yun yung panahon na natabla ako guys. Hindi ako binayaran yun. Kaya memorable yung. Kaya hindi ko makalimutan. Yun yung pang last ko. Nadami mo kung bakit. So, my second to the last question. Hi sir. Sino ang pinaka-memorable, kung sa'yo pinaka-memorable yung mga experience sa Haladaya? Memorable, actually guys, more than 10 years na ako sa Haladaya. Nagturo kasi ako sa Haladaya Festival guys, dun sa North Mine Cebu, kadaan Bantayan. Siguro mga 10 years, more than 10 years na ako dun. Lahat ng year na yun, memorable. Kasi, from start hanggang last year. Tapos ulit kasi guys, nandun ako ngayon sa Haladaya. Ngayon, walang Haladaya kasi COVID-19. So, lahat ng year na yun memorable. Kasi, from start until last year, talagang ma-feel ko yung care ng buong barangay. Saka yung mga buong tao, yung mga support nila. Saka mahal na mahal ko yung mga dancers ko. Saka mahal din nila ako. Next. So guys, ito guys, question pala ni Rose Khan. Yung nagbigay sa akin itong danggit guys. Ito yun o. Hindi ko sasabihin kasi baka marinig yung mga bata. Ayan o. Siyempre, alam mo kung ano. Hindi na sasagutin niya kasi ano yan. Rated niya. Siyempre gusto ko chocolate. Diba? So next, my last question is ito. Galing to kay ano, kay Kido. When daw ako lang single. Alam mo na yan. Alam mo yan kung when ako last single. Ikaw tatanungin kita when ka last single. Yun na yun. Pareho tayo. Alam mo na kung bakit. So, guys, wala na akong kanin. Wala na akong kanin. So, bababaan ako guys. Tapos, siguro, kakain ako ulit. Kasi naubos na yung kanin ko. Kaya naubos na rin yung question ko guys. 20 minutes. 20 minutes is ang haba-haba na. So, see you in my next vlog guys. So, maraming salamat sa pag-participate. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Para kita-kita tayo sa susunod. Don't forget to hit the bell button below para ma-notified ka sa next vlog. So, thank you so much. See you in my next vlog. Bye-bye.